unconditional love upon us because of your unlimited power, Lord God. You are Jehovah Jireh, our great provider. You are Jehovah Rapha, our great healer. We know and we believe, Father God, for sure that you are the one who moves in our lives, Father God. Narinig mo, Panginoon, ang mga kahilingan ng iyong mga anak na lumalapit at lumalapit na lumalapit sa iyo, O Diyos. May mga karamdaman na ilang po sa amin. We are praying, Father God, in Jesus' name, that you may heal us. Our physical body, Panginoon. We know, Lord God, sa panahon ito ng pandemya, Lord God, maraming mga tao ang nadidismaya, nadidepressed, nagkakaroon ng takot sa kanilang mga buhay that causes us, Lord God, anxiety and depression. At Lord God, ito po yung nagpapababa ng aming mga immunity, Father God. Lord, we know, kung mamamatay kami, Panginoon. But kung mamatay na kami, Lord God, we believe that you're for sure that heaven is real. Heaven is there, Lord God, for us. But we know, Father God, that ikikip mo kami, safe and sound, iingatan mo kami, Panginoon, ng totoo, O Diyos. Kaya nga, at anumang karamdaman na meron kami, Lord God, sa aming mga physical na katawan, sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang bawat isa, talakasin mo ang aming physical na katawan. Ikaw ang magbigay, Lord God, ng kalakasan, o anumang karamdaman, Panginoon, na meron po kami nararanasan po sa aming mga buhay, Lord God. In the mighty name of Jesus, we declare healing after healing, miracle after miracle, Lord God. Completion and complete and speedy recovery of our physical stress, Lord God. Physical illnesses, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, I may not be able to name them one by one, but I know for sure, Lord God, you hear our voices. You hear our hearts. You hear our cry, Lord God. We know, Father God, na naririnig mo ito, Panginoon. That's why, Father God, in the mighty name of Jesus, lahat ng may mga karamdaman sa aming puso, sa aming buhay, sa aming pangangatawan, kami at ang aming buong pamilya, kakilala at kapatiran sa pananampalataya, maging ang aming mga kamag-anak, kaibigan na may mga karamdaman pinagdadaanan, Lord God, sa pangalan ni Jesus, magalingin mo po kami, O Diyos. Gawin, Panginoon, ang aming mga emosyonal na pangangailangan. Marami sa aming, Lord God, na natatakot, minsan naapektuhan ng emosyonal, Panginoon. Dan mo kami, palakasin mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo, Lord God, ang aming paniniwala that Jesus is Emmanuel. You are always with us. You are always present. You are always here, Lord God, on time. You are not late, but you are on time every day, Lord God. Every time that we are in the time of need, Lord God, you are exactly and precisely present, Lord God. That's why, Father God, even our emotion, even our psychological aspect, Lord God, in our lives, we pray, Father God, that you may heal us, you may comfort us, and reconcile anything na gumugulo sa aming puso, sa aming buhay. Higit sa lahat, Lord God, ang aming spiritual na pamumuhay, ang aming spiritual na kalakasan. Some of us are struggling with our spiritual growth. Some of us are struggling with our spiritual, we have a spiritual battle, Father God. We know, Lord God, that we are not against and wrestle, Lord God, against flesh and blood, but we are wrestled against the Spirit. That's why, Father God, we pray that the mighty name of blood, the mighty name of Jesus, will restore and strengthen, Lord God, our spirit, our relationship, our faith, and even our lives, Panginoon. Lord, marami kami panalangin. Sinabi ng bawat isa, bibigyan yung mga anak. Meet us, Father God, in a most special way. Help us, Father God, that we may be able to overcome all the stress in this life, all the struggle in our lives, even the very problem, Lord God, because we believe, Father God, that there is no big problem compared to our big God. You are big God, Father God, kaya't anumang problema, anumang mga pagsubok, anumang mga kahirapan, kagutuman, karamdaman na nangyayari po sa aming bansang Pilipinas, we pray, Father God, in the mighty name of Jesus, meet us, Father God, in the most special way. Meet us, Father God, in the most special way. And I know, Lord God, for sure, that you are God who healeth thee. Father God, we thank you, we praise you. Pray, Lord God, for our nation. Pray for our president. Pray, Father God, for our brethren from different places. We pray also, Lord God, for MIBC Maracanudo, Pastor Ramiro Adona, and Adona family, and MIBC brethren. We pray for them, Lord God, all the prayer requests, on their list, Lord God, in the bucket list, Lord God, of their prayer requests. We pray, Father God, that you meet them, Father God, as well also, Lord God, our brethren from EFBC. We're praying for them, Lord God. Wherever they are, whatever they do, Lord God, we pray, Father God, that you may meet them, Father, in the most special way.
our dear brethren from TMBC, Lord God, na sa kanilang mga tahanan na nanonood po ngayon, in the mighty name of Jesus, help them, Father. We also pray, Father God, for all the sister churches, MBC, Maranatha Baptist Church in McAllen, Texas, USA, Pastor Darren Miller. We pray, Father God, for the brethren of MBC. We pray, Father God, Pastor Sally Guerrero. We pray, Father God, for Sister Leticia. We also pray, Father God, for every Christian, every pastors, every believers today, Father God, that are suffering so many things. We know that you are Jehovah Jireh, our great provider. And also, Father God, we entrust to you our prayers for acquiring a property in this place. We know, Lord God, that we cannot able to do anything, Lord God, particularly in providing money. But we believe, Father God, we believe in our God is a righteous God. And I know, Lord God, through your hand, you will supply, Lord God. You will provide, Lord God. Gumamit ka ng mga tao, gumamit ka ng mga circumstansya. Gumamit ka ng mga pagkakataon that may you feel your promise in this place. We also pray, Father God, for our upcoming anniversary. This is your anniversary. This is your faithfulness. This is your thanksgiving, Lord God. That's why, Lord God, we are celebrating your faithfulness, your kindness, your loving kindness upon us. That despite a pandemic, we will become dynamic. Dynamic in what? Dynamic in prayers. Dynamic in faith. And dynamic to do your will in our lives, fulfilling the Great Commission. In spite of this pandemic, Lord God, we know that we are not able to be hindered, Lord God, of this situation, but rather to move on, to go on, to keep it on, maintain the main thing, and that is to give you glory and honor in our lives. Father God, we thank you and praise you. We give up to you all the glory and honor and praises unto you, Father God. Lahat ng aming mga panalangin, sa aming mga unspoken prayer, sa aming mga revealed prayers, sa aming mga nais ng puso at isipan, inilalagak po namin sa iyo. Pagpalaim at pagalingin ang may mga karamdaman, Nanay Morena, Tatay Donato, Nanay Ining, Nanay Liz, Brother Arnel, na hindi namin kasama ngayon, mga kapatiran, Nanay Sister Anna, sila Nanay Emmy, Lord God. We pray, Father God, for them. Kung ano man ang kanilang kalalagayan, we pray for them, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy po namin tinata sa iyong pangalan. Patuloy po namin binibigay sa iyong kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. I believe that God will touch your heart and continue to pray to one another. Pag-uwi po natin, let's continue to pray one another. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Kung mamalangin daw tayo ng walang patid, walang tigil. Why? Because that's the basic. That is a very fundamental, no? Very fundamental ako sa bawat buhay po natin that always talk to God. No? In times of trouble, in times of blessings, in times of everything, always confine to the Lord and talk to Him. Okay, tayo po tayo lahat. Let us sing a song. Ano kakantahin natin? Let us sing one song, then we will study the Word of God very quick. Let us sing, Great is Thy Faithfulness. Oh, first, give thanks. Tapos, give thanks muna. Tapos, Great is Thy Faithfulness. Let us sing, give thanks. Thank you.
heart, sing this song from your mind and from your heart. Chapter 10, verse 1. Matthew chapter 5, verse 30, chapter 9, verse 35. Verses 35 to chapter 10, verse 1. Matthew chapter 5. The title of our message this evening, Through His Eyes. Through His Eyes. Sa pamamagitan ng mata ng Diyos. Let us read the Bible in Matthew chapter 9, verse 35 to chapter 10. Let's begin from 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad. A sheep having no shepherd. Verse 37, they saith unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that will send forth laborers in the harvest. And when he called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit, to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Wow. You know, itong binasa po natin ito, ito po yung nakita ng Diyos. Ito po yung mata ng Panginoon. And through His eyes, ay ginawa ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Because of His compassion. Because His compassion toward people who are sick, who are needy, who are scattered abroad, will paint it. Because in the eyes of God, meron po pag-ibig. Let us come to the Lord in prayer. Father God in heaven, salamat po. Salamat o Diyos sa iyong salita. Ngayong gabi ito, tulungan mo kami na aming mapag-aralan, Lord God, ang iyong salita sa liwanag, Panginoon, ng iyong katotohanan. Gabayan mo kami, Panginoon, ingatan mo kami, ikaw ang makita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Please be seated. You know, minsan iniisip ko, pinapanalangin ko sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo ako bigyan ng mata para makita ko lahat ng panalangin, lahat ng kailangan ng mga anak mo? Minsan iniisip ko, sana Lord, mayroon akong CCTV 24/7 para makita ko yung family ko, if they are safe, if they are in the good condition. Minsan iniisip ko, Lord, sana bigyan mo ako ng paningin na kumitaan yung anak ko, yung mga lahat ng ginagawa at nakikita ko ay matugunan ko. But because of our limitation, we can't able to do that. Right? Sometimes, nag-worry tayo because paano na lang kapag ang ating mga anak nagpunta sa lugar na ito, doon na nag-aral,
Parang ang dami nating alalahin. But you know, that kind of desire is really mahirap mangyari po sa atin. But I thank the Lord because ang Panginoon, He is unlimited. He is 24/7. You know, sabi ko nga dati nung meron kaming tindahan, sabi nila, Pastor, bakit hindi ka maglagay ng CCTV? Sabi ko, kahit lagyan mo ng CCTV yan, kung gagawa sila ng kalokohan, gagawa sila. Let the Lord be the one ang maging CCTV ng business na ito, na kahit gumawa sila, we know that God, no, ay meron silang pananagutan. You know, ang Panginoon po, hindi man tayo katulad ng Panginoon, but God's power is unto me. God's power is awesome. Ang tanganyang paningin ay kaya niyang tingnan ang lahat ng pangangailangan ng tao. You know, I remember the story ni Jim Curry. Alam niyo palabas na yun, yung Evans Almighty ba yun? Kapag di ba atikin? Yung Evans Almighty na naririnig niya lahat ng mga prayers ng tao. Naririnig niya lahat. Kasi parang gusto niya, sabi niya, gusto kong marinig ang lahat. Pag gusto kong maging katulad ng Diyos, marinig ko ang lahat ng panalangin ng mga tao. Pero at the end of the day, naguluhan siya. Kasi ang hirap i-comprehend. Ang hirap i-comprehend ang mundo. Ang hirap i-comprehend ang nangyayari sa buhay natin. But thanks be to God because God is able. He is able to comprehend everything, even our very big problem in our lives. He is able to comprehend that. That's why through His eyes, meron po tayo kumpiyansa na tayo po ay magpatuloy sa ating pamumuhay, even in the times of pandemic. In the times like this, ang daming problema, ang daming nawala ng trabaho, ang daming mga nagkakasakit, ang daming mga nagkaroon ng problema. Si Nanay Jen nga, ibig sabihin, Nanay Jen, no? Mirayin mo, ang ganda-ganda bila sa pinaalis niya sa kanyang tinitiran. Iba't ibang problema, kung pariringan natin yan, mabuburyong tayo. But thank be to God because through His eyes, through God's eyes, ay nakakaroon tayo ng confidence sa Panginoon. Ngayong gabi ito, I would like to share with you and things, and see the things ng ating pag-aaralan ng through the eyes of Christ. Sa pamamagitan ng itong talatang ito na ating binasa, makikita natin dito how powerful God we have. Kung gaano ka-powerful ang Diyos sa buhay po natin. Sometimes, nadi-discourage tayo, yes. And even me, nakakaramdam ako ng discouragement. Sometimes, nakakaramdam tayo o nakaka-experience tayo ng failure. Sometimes, nakakaramdam tayo ng kung saan, Pastor, ayaw ko na po. Gusto ko nang tumigil. But thank be to God for the Bible. He said in Joshua chapter 1 verse 9, sabi niya, di ba, I have not commanded you, di ba, do not be discouraged nor be dismayed, but be courageous. Because I am the Lord with you always, wherever you go is. Huwag kang matakot, huwag kang magpagod, magpakalakas ka, because I am the Lord your God who's always with you wherever you go is. You know why? Because it is the proof that the eyes of God, He is omnipotent God, He is omnipresent God, He is omniscient God, and He is Emmanuel. Kaya Ate Michelle, kahit malayo ko sa pamilya mo, if you pray to the Lord, if you ask God's wisdom, if you ask God protection, even you are here in this place of Cavite, God will protect, able to protect your family. Ganon din po sa atin lahat. Kaya nga, prayer is very fundamental, basic for us as a Christian, as an individual, that we need to communicate God para protektahan po tayo. Ngayon, pag-aralan po natin dito sa binasa po natin, through His eyes, makikita natin number one, we saw here, yung kanyang paningin ay talaga namang He saw our needs. God saw our needs. He saw needs. He saw needs. Nakikita niya o nakita niya ang pangangailangan. Nakikita ng Diyos ang pangangailangan mo, kapatid. Alam ng Diyos kung anong nasa puso mo. Alam ng Diyos kung anong nasa isip niyo. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na gusto mo. Alam ng Diyos kung anong design ng puso mo. Kaya kasabi ito sa verse 35, and Jesus went about in the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. We will see here that God's power is the ultimate power. God's power is the awesome power. Even diseases, even sicknesses, and even your very need, God will able to help you. And nakikita ng Diyos yan. Hindi bulag ang Panginoon. Hindi malabo ang Panginoon ng kanyang mata. 2020 vision ang meron ng Panginoon. Nakikita at nalalaman ng Diyos, even the very
deep of your heart, God sees your heart. Alam ng Panginoon yan. He saw, nakita natin dito sa verse 35, His God saw their needs and how He could meet them. Nakikita natin dito yung mga pangangailangan at ang Panginoon po, na-meet niya yung kanilang mga pangangailangan. How much more us? How much more your faithfulness ay hindi makita ng Panginoon ang iyong pangangailangan? Kaya do not be discouraged. Do not be dismayed. Why? Because God is always with us. Amen. Because sometimes we are cool. Cool tayo sa mga bagay na kapag meron tayo, kapag meron tayo pinagabahala ng Diyos, isa, nakakalimutan natin ng Panginoon. Makakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin ng church. Nakakalimutan natin magpasalamat. Even magpasalamat sa Panginoon kapag tayo ay punong-puno ng pagpapala. Ngayon, pag merong problema, tsaka lang tayo lalapit sa Panginoon. Why not, in every situation of our lives, no, ikaw man ay pinagpala, ikaw man ay nasa problema, always talk to God and be thankful and grateful to God. Why? Because nakikita ng Panginoon, He saw our needs. Kagaya na nakita po rito. Kita natin dito, God is a powerful God. He saw the needs of the people. At the same time for us, God sees or saw our needs. Nakita ng Diyos ang ating pangangailangan at patuloy na nakikita ng Diyos ang ating mga pangangailangan. My friend, my dear brother in the Lord, kung paano ang Panginoon minit niya yung pangangailangan ng mga tao dito, alam ng Diyos, yung pinalalangin mo ngayon, yung inilapit mo sa Diyos sa altar, at ikaw ay pumikit at nalalangin ng mataimtim, more than 100% for sure, ay narinig mo yan ng Diyos. At nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan. What else? Not only He saw the needs, but He saw reality. He saw reality. In verse 36, ang sabi po rito, but when He saw the multitudes, He was moved with compassion in them, because they fainted, and they were scattered abroad as a sheep having no shepherd. We will see here in verse 36, God saw people for what they were. Nakita ng Diyos yung kanilang kalalagayan. Nakita ng Panginoon na merong malaking pangangailangan. And this is the reality. The reality is God saw all our situation. Nakita ng Diyos at patuloy na nakikita ng Panginoon. God continued to see our situation today. Nakikita ng Panginoon ang pangangailangan mo. Nakikita ng Panginoon ang paghihirap mo. Nakikita ng Panginoon ang faithfulness mo. Nakikita ng Panginoon kung anong design ng puso mo. That's why Psalms 37:4 encourage us, sabi ni King David, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. My friend, if God saw your reality, your situation, ibig sabihin yan, nakamonitor ng Panginoon. At kung nakamonitor ng Panginoon sa'yo, God is willing to bless you. Amen. And if you're praying for something, and if you're praying for desiring for something, the Bible is very clear in Matthew chapter 6, verse 33, seek Him first. Sabi ng Bible, but seek Him first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung uunahin mo, Panginoon, dahil ang Diyos, alam niya, kikita ka niya, at ang alam ng Diyos, ng realidad ng iyong pangangailangan, ay meron kang malaking pangangailangan sa buhay mo. At sabi ng Apostle Pablo, ng Apostle Mateo, ng Matthew, sabi ng Matthew, pinasabi ng Panginoon, unahin mo na ang kaharian at ang katwiran ng Panginoon, at ang lahat ng bagay ay pawang igaranig sa iyo. And that is the promise of God that will never fail. Because God saw the reality during that time. And even today, God sees the reality of our lives. Ate Michelle, nakikita ng Panginoon kung anong kalalagayan mo. And God is not weak. And God is not short the hands. No, Casey, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. Ate Ken, Sister Ken, hindi bulag ang Panginoon, malabo ang mata ng Diyos para hindi makita ang panalangin mo at makita ang iyong pangangailangan. Why? Because ang Panginoon, when the time of these people, He saw the reality. They are scattered abroad. Nagkalat sila. Nagmumroblema sila. Marahe during that time, if you compare today, makikita natin dito sila yung mga tao na takot na takot sa pandemya. Sila yung mga tao na takot na takot sa gutuman. Sila yung mga tao na kung saan nawawalan ng pag-asa. That's why, they are looks like a sheep. That there is no shepherd. Para silang mga tupa na walang nag-aalaga. But I thank the Lord because God met them
in a most special way. And the same thing with us. God will meet us in the most special way. Are you weak? God will strengthen you. Are you sick? God will heal you. Amen. Are you needy? God will provide you. Amen. If you know the very name of God, He's compounding the name Jehovah Jireh, the great provider. Jehovah Rapha, the great healer. If you're in times of trouble, God is a God of peace. Amen. Could you imagine that? In every situation of our lives, there is a corresponding name that fit to our needs. Why? Because God sees our reality. And the reality is, meron tayong pangangailangan sa Panginoon. And what are we going to do? What will be our response to the Lord? If God sees us and God sees our realities, why not you to open your heart and your mind and sabihin mo sa Panginoon, Lord, I need you. I need you, Lord God. Why? Because I am nothing. I am nothing. My strength is limited. My resources is limited. And even my very life is limited. But without you, Father God, we can do nothing. And I thank the Lord because sabi ng Bible, Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. In times of trouble, God is sufficient enough. In times of problem, God is a big God. We cannot compare God to the world. That's why, kung nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan, dahil nakikita ng Diyos ang katotohanan ng buhay mo, na kailangan mo siya. You cannot live in this world without God. Sabi ng mga tao, hindi kailangan. Kaya pa naman, matalino naman ako eh. No. Darating ang panahon, kahit anong iwas mo sa Panginoon, ihiga ka sa kabaong at itingala ka sa langit at sasabihin, Panginoon, ikaw pa rin ang aking muli. And we will face God. We will face God. At sasabihin sa Panginoon, are you faithful? Did you open your heart to accept me? It's very important for us to do that. And pangatlo po, Kita natin dito na nakita ng Diyos na may pangangailangan. At nakita ng Panginoon yung katotohanan ng buhay natin. That's why God saw or He saw potential. He saw potential. Doon sa verse 37, sabi niya rito, and say to the disciples, sinabi niya sa mga disipulo, the harvest to really plenteous. But the laborers, sabi rito, are few. Napakalawak. Meron potential. May harvest. My friend, sabi ng Panginoon, maraming aanihin. Kaya gising-gising mga Kristiyano, I thank the Lord because we are opening Bible study. Why? Because you are being a part of these few laborers. Amen. Could you imagine that? You're opening your Bible study in your house, Sister Arlene, and we are opening Bible study in Ati Cherry in this coming Tuesday, at marami pang mga kapatiran na mag-open soon. Why? Because you are responding to the calling of God that the harvest is plenteous, but the laborers are few. And who does tuloy? Who's that few laborers? Who's that laborer? Sino yung mga few laborer? Na nagisig talaga kayo na. Sa Judas, sino yung mga few laborer? Kayo ba yung mga few laborer? O kayo yung pang hinahanap na laborer? I thank the Lord because you responded to the Lord's calling and you are part of the few laborer. There is a potential. Marami pang pangangayan. And even in the blessings of God, even in the blessings of God, if you trust the Lord with all your heart and with all your mind, okay, listen to this. The harvest of blessing is plenteous before you. Amen. Sa harapan mo, andyan na yung blessing. Andyan na yung pagpapala. It is plenteous. Sabi ng plenteous, there is much, many to be harvested. Kung ikaw, Kristiyano, you have an opportunity and being privileged to be a part of these few laborers to harvest the fruits. Yung mga bunga na anihin mo. The reason why you're not able to harvest the blessings from the Lord because you are not responding to the calling of God. And I thank the Lord. Because why? You are opening the windows of blessing because you are doing the job together with the Lord. Remember, we are co-laborers of God. Many people are dying right now. Ang daming namamatay. Why? Because life is too short. Life is uncertain. But listen to this. Death is sure. Death is sure. That's why we need to be a part of this calling.
We need to be a part of this potential that many today are need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. And let us respond to the Lord. Kaya makita natin dito, ang laki ng potential to be a part of the harvester, to be a part of the laborers of God. No? Habang tayo po ay nagkakaproblema, don't stop telling the truth about the Lord Jesus Christ. Kahit na meron regudun sa ating buhay, kahit na tayo meron mga pagkukulang, kahit na tayo may karamdaman, don't stop to keep the main thing, and that is to share the good news of the Lord Jesus Christ. Kita natin dito, not only God saw the potential, but God also saw the resources. He saw the resources. In verse 38, sabi dito, anong resources? Pray. Oh, listen to this, ha? Ang solusyon po to overcome the problems in our lives is very basic. Pray. Anong kailangan sabi sa verse 38? Pray, ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Kung ayaw mo mag-share ng gospel, pray! Kung natatakot ka dahil hindi mo alam ang sasabihin mo, just pray! Manalangin ka that gods of the harvest will send. Sa panahon na meron kang pangangailangan, sa panahon na ang realidad ng buhay mo ay magulo, sa panahon na nakikita mo that there's a potential, and for you to achieve that potential and to overcome problems in your lives, what do you do? Pray. What did you do? Pray. Manalangin. Manalangin ang Panginoon po. Sabi rito, pray. Pray. Don't grow bitter. Try to manipulate. Why we say, don't get bitter, huwag tayong maging maasim. Maasim ba bitter? Huwag tayong maging maasim sa sanlibutan. Problema na nga kayo sa kayo, nakapasal, na ako may problema. No! Don't stand by, don't stood up, or standing on the light na kung saan napaka-bitter. But rather, pray. Mag-pray. You know, kanina, I have pastor na medyo nagkaroon ng hindi maganda pag-uusap kanina. Sabi ko, after namin mag-usap, nanalangin, Lord, tama po ba yung ginawa ko? Sabi ko, Lord, kung makakatabi ko siya sa upuan, I will say sorry to him. I pray to the Lord. Nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, pag hindi siya tumabi, sabi, hindi pa tayo, parang ako ipagbati ako sa kanya. Pero kapag tumabi siya sa akin, Lord, I pray, Lord God, na maging maayos bago matapos itong fellowship na ito. Exacto tumabi sa akin, sabi sa akin, Pastor, sorry to you. Mahal kita at patawad sa mga nasabi ko. Tapos niyakap niya rin ako sa Diyos, sa sorry din kasi sa kanya. So, alam mo, lahat ng bagay sa mundong ito, bago mo gawin, manalangin ka. Lahat ng bagay na gagawin mo, hawakan mo, mag-pray ka. Lahat ng trabaho na gagawin mo, manalangin ka. Amen. Lahat ng uunahin mo at gagawin mo sa buhay mo, manalangin ka. Amen. Pray to the Lord. Kung halimbawa magbiyahe ka, just pray to the God of safety. That God will save you. That God will protect you. If you are working, alam mo, marami mga tao na nagkakagulo, at dami mga temptation, mag-pray ka sa Panginoon ng control. You know, I remember the story of one Christian, sabi niya, Lord, ay sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako, kasi gusto ko po, humaba po ang aking pasensya. Nag-pray siya ng pastor, sabi niya, sige, pag-pray kita. Panginoon, dalayan ko sa taong ito, na siya po, ipahabayin mo ang kanyang pasensya, at parang ang kanyang pagpasensya, Panginoon, ay isang maging virtue, kung saan, Panginoon, lahat ng kanyang magiging mga kasalamuha, ay siya po ay inyo pong tutulungan. Pagkatapos sila, Amen! Amen! At imano, dumaan yung taong pinakaayaw niya. Yung mga taong gumawa na hindi maganda sa kanya. Sabi, Lord, sinusubukan mo ba ako? Nag-pray ako, napahabayin mo, pasensya ko, bakit pinadaan mo yung kaaway ko? Yung pala yun ang test. Yun answered prayer. Answered prayer yun. Sa kanyang panalangin na siya ay palakasin sa espiritu ng pagpapatinuhod o yung patience. Why? Kasi right there and there, sinagot ng Panginoon, sige, pagdaanin natin. Para matest mo ang iyong patience. Amen? Sometimes ganun po. We are praying to the Lord. Lord! Sana ma-overcome problema ito, tapos bilang may darating na problema. Minsan tinatest tayo ng Panginoon. Why? Because titingnan ng Panginoon kung gaano katatag ang iyong pananampalataya. And lastly, not only God saw the resources, but God saw responsibility. In every blessings
there is a responsibility. Did you believe in that? Sabi ng Acts ng chapter 10 verse 1 to 5 ng Matthew, sabi nito, and when had called unto him his 12 disciples, he gave them power. Wow. He gave him power against an unclean spirit to cast of them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. God give us power for us to overcome all the problems in our lives. Ang Panginoon nagbigay sa atin at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to overcome yung problema, to overcome yung patience and bitterness, to overcome the pride, to overcome the envy, to overcome the bitterness, to overcome yung lahat ng mga deadly sins in our lives. Why? Because He saw our needs. He sees our needs. He sees our reality. He sees our potential. And He sees our resources. That's why for us to achieve that, for us to be able to have that, God will give us a responsibility. Paano gagawin mo? Anong gagawin mo? Paano mo gagawin yung mga bagay na ito? Una, sabi ng Bible, pray. Manalangin ka. And that is our very responsibility. Pray for one another. Pray for one another. If you have something to do for the Lord, o meron kang dinidesire sa Diyos, why not you to start in prayer? Panalangin mo. And God will do some miracles in our lives. Kita natin dito, marami po tayong responsibility. Masalamat na lamang at ang Diyos, through His eyes, nakikita niya ang ating mga pangangailangan. Nakikita ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng buhay. May karamdaman ka, may pangangailangan ka, you are deciding to become a mature Christian, you are deciding to finish your studies, you are deciding to be kept by the Lord and say, just pray. And that is our responsibility. Always talk to God. Panginoon, maraming salamat po sa gabi dito. Salamat, Lord God, sa natutunan po namin salita. Salamat, Lord God, sapagkat kahit na medyo nalig kami, Panginoon, but alone, all this work together for you. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, sa mga tao ito, na iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sapagkat pinaalala mo sa amin the very basic of our Christian life, and that is to communicate with you. Lord, maraming salamat. Purihin ka, sambahin ka, ipalain ka, Lord God, sa aming mga ginagawa, sa aming mga buhay. Lalong-lalo na ang pakikipag-usap sa inyo. Gawa, Panginoon, hindi mawala sa amin ang init ng panalangin, ang init ng pagsamba, ang init, Lord God, ng pagmamahal na meron kami sa iyo. Kung ano mang problema dumating sa aming mga buhay, I don't know personally these people, your children, but one thing for sure, you know their hearts. Alam mo ang puso ni Ate Michelle, alam mo ang puso ni Ate Cherry, ni Casey, ni Chanel, ni Sophie, ni Ken, ni Ate Arlene, ni Ate Nanay Jen, ni Matthew, ni Rebecca, ni Bridget, ni ano pala niya? Keisha, ni Ate Wilma, ni Jack, ni Ate Angel, ni Shaline, ni Kuya Ryan, ni Sister Shane, maging ang inyong lingkod. You know our hearts, Lord God. You know our mind. That's why, Father God, we trust you. Lord, marami po kaming gustong mangyari po sa aming mga buhay. Pero itong mga bagay na ito, Lord God, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Let your will be done. Whatever your plans, I know, Lord God, we have the best plans. Whatever design in our lives, we will trust you, Father God, because you are a great designer. Lord, salamat po, Panginoon. Pagpalain ang iyong pangalan sa aming buhay, salamat po, Diyos. Natan mo kami sa aming pag-iwalay-walay, makita, at gumabay sa aming Panginoon sa aming buhay na lahat. Maraming salamat, purihin ka, sambahin ka, at ngayong gabi to, Lord God, maging sa aming pagkakaloob, alam po namin, Lord God, ikaw ang may tataas sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang mga salapi, ang mga biyaya na aming pagkakaloob sa iyong gumawain. Pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy na magtatanggol at mag-iingat na iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakaloob po namin, ibabalik mo ng doble tigit ang mga bagay na ito na ayon sa nais na iyong puso para sa amin. Ingat ang mga aming pamilya, aming pag-iwalay-iwalay, gabayan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat anak, bawat bata, bawat magulang. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Maging ang mga nanonood po ngayon sa kanilang ng tahanan, pagpalain mo sila, gaya ng pagpapala mo sa amin. Purihin ka, sambahin ka, pagpalain ka sa aming kalitaan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Let us all stand up and let us sing.
To God be the glory. As we offer our as we give our offering to the Lord, okay, easy. Let's imagine that. Let us sing. Opportunity to preach and to share with you the good news and to pray for you. Magandang gabi po sa inyo lahat, and God.